Hello, ako si Ramo Talabong. Narito tayo ngayon sa Quezon City Memorial Circle. Ngayong araw, tatanungin natin ang mga taga-Quezon City. Sino iboboto mo ngayong 2022? Okay po, kuya. Pwede ba kayo ma-interview? Sino iboboto nyo ngayong 2022? Presidential? Presidential. Okay lang. Tatay, ngayong 2022, sinong iboboto mo at bakit? Sa akin lang. CBBM. Kasi lahat naman ng puro may kakayanan. Pero siyempre pipili tayo yung talagang karapat-dapat maging presidente. Bakit karapat-dapat si BBM komparado sa ibang mga kandidato? Siya lamang ang una baka maaaring makatulong na sa mga mahihirap o kaya baka siya na yung katuparan ng ibang naghihirap sa bansang Pilipinas. Ano masasabi mo sa kritisismo kay BBM na magnanakaw siya at saka sinungaling? Sa akin, kahit sino ano man ang sabihin nila, kasi kung talagang gusto niyong iboto yung isang tao, kahit anong paman yun, wala akong masasay kundi kahit anong mangyari, iboboto ko pa rin siya. BBM pa rin ako. BBM. Ah, sige, mabilis lang tayo. Ano, 2 minutes lang? Kaya akong walis eh. Okay lang ko. Sa 2022, sino iboboto mo para sa pagkapangulo? Siguro sa survey ko, si BBM. Bongbong Marcos. Yun. Bakit si Bongbong Marcos ang pinakalitaw na kandidato para sa inyo? Kumbaga sa legacy, yung sa political legacy, mga siyempre simula sa ama niya, meron na siya mga experience na sa kandidatura. Anong pangako ni BBM ang pinakang malapit sa puso mo? Gusto mo mangyari? Siguro yung mga trabaho. Yung mga trabaho para sa mga maralitang mamayan. Kuya, ito, sinasabi ng mga tao at kritisismo kay BBM, sinungaling at magnanakaw siya. Ano masasabi mo doon? Siguro, siyempre hindi na maiwasan yung mga paninira. Kaya lagi may paninira yan. Hindi na maiwasan. Kahit anong pang linis mo, lagi may paninirang magaganap yan. Sa tingin mo, hindi ito totoo? Puros paninira lamang? Pwedeng may totoo, pwedeng may paninira lang. Pero majority paninira lang. Kasi political dynasty, mga paninira yan. Tatay, ngayon 2022 sa Mayo, sinong iboboto mo at bakit? Bakit? Nasa akin na lang yun, sir. Hindi ko pwedeng ilantad kung... Sino, no? Sino, tatay? Sino? Bakit? Sa akin, mas maganda palitan natin ng babae yung presidente. Dahil sa panahon ngayon, naging vice president. Hindi siya nang marakot eh. Wala siyang ginawang panlalamang sa kapwa. Tay, sabi niyo dapat babae ang kasunod na pangulo. Si Lenny Robredo lang naman yung kandidatong babae ngayon. Si Lenny Robredo ang iboboto at bakit? Dahil sa kanya ko nakikita yung totoo eh. Yun lang. Ano yung totoo tungkol kay... Baka yun ang bagkahon sa atin sa hirap eh. Ng Bansang Pilipinas. Komparado sa ibang mga kandidato, anong meron siya na wala ang iba? Dahil sa panahong nadanasan ko na siya ng Marcelo nung una, napakatindi. Ayoko na mangyari uli. Yun lang, sir. Anong matindi sa Marcelo? Tinutukol niyo yung Marcos? Mahigpit, sir. Talagang dumanas din ako ng hirap noon. Yung kalupitan ng Marcos nung una na pinadanas niya ng dahil yung Marcelo binaba niya eh. Hindi naman dapat yun eh. Dapat magkaroon tayo ng human right, karapatang pantao. Dahil lahat tayo pantay-pantay eh, sa mata ng Diyos. Dapat yun ang mangyayari sa panahon ngayon. Kuya Jupiter, sino iboboto mo ngayong 2022 at bakit? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun lang, gusto ko lang. Bakit si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyong iboboto? Anong litaw sa kanya at saka anong angat sa kanya komparado sa ibang mga kandidato? Hindi kasi, si BBM naman ay kung magsalita siya, hindi malumamay, hindi siya, wala siyang sinasabing kontra sa kalaban. Lahat ng kalaban niya, galit na galit pag nagsalita sa media. Tungkol at sa sinasabi nila, magnanakaw. Noon pa yan, hanggang ngayon, magnanakaw. Marcelo, lahat sinasabi na, hindi ba sila nagsasawang sasabihin yan? Hindi, yun lang.
Si BBM mabait. Basta gusto ko lang siya. Dito sa sinasabi ng mga tao na magnanakaw at maraming namatay sa panahon ng martial law, maraming nagsasabi sa kanila mahirap makamove on kasi maraming ninakaw at maraming namatay sa kanila. Alam mo masasabi mo doon? Sa akin, wala naman ninakaw sa akin si Marcos eh. Maraming namatay, kagagawan din lang din na nila sa martial law, makapasaway. Di ba? Pasaway sila sa batas, kaya pinapatay ng taga-batas. Di ba? Oh. Tatay, ngayon 2022, anong gusto mong pagbabago na mangyari para sa Pilipinas? Para sa Pilipinas? Eh, sana may balik yung mga magagandang adhikain. Mga gawa ni dating Ferdinand Marcos, dating Pangulo. Mga build. Kagaya na ang dami. Schools, hospitals. Di ba? Infrastruktura. Infrastruktura. Highways, bridges. Ayun lang. Sino ba iboboto niyo ngayon 2022? Hindi ko paano eh. Napupusuan eh. Wala pa akong napupusuan. Bakit mahirap mag-desisyon ngayon? Eh, marami sila eh. Pero wala bang lumilitaw na isang kandidato na parang magaling para sa inyo? Medyo wala pa eh. Okay. Pero anong pagbabagong gusto mo mangyari para sa Pilipinas ngayon? Siyempre, para magkaisa ating bansa. Para maayos. Hindi yung walang kurakot. Ayun lang. Wala na ako masabi. Okay, Nanay, maraming salamat. Ingat yun. Hindi pa ba ito ngayon? Hindi pa sure. Ay, hindi ka pa sure? Oo. Oh. Tapos ngayon 2022, sinong boboto mo? Ha? Sino yung boboto mo ngayon 2022? BBM nga. Bakit si BBM? Ay, hindi, inanakawgali ang kasi nung dati pa yung tatay niya. Ganun na rin. Talagang dukan kasi dati sa tatay niya. Kamusta yung panahon ng Marcos? Ay, mas maganda naman kesa yung ngayon. Kasi no, mas mura ang bigas noon. Panahon ni Marcos, 310 na. Eh ngayon, magkano na? Oh, 60, 100. Gusto mong ibalik yung kagalingan na nadatnan mo sa Marcos noon, ngayon? Eh, siguro. Susubukan yung sa ngayon kung siya man ang uupo. Hindi natin alam kung kaya niyang parin yung katulad ng tatay niya. Kung manalo man si Bongbong Marcos ngayon 2022, anong gusto mong pagbabago na gawin niya? Eh, siyempre yung mababa ang presyo ng bilihin, ilaw, tubig. Anong kung tinatakbuhan? Ngayong 2022, sino ang iboboto mo sa pagkapangulo? BBM. Bakit si BBM? Siyempre, para maiba naman, maibalik yung dating magandang palakad. Ano yung dating magandang palakad na gusto mong ibalik ni BBM? Yung disiplinado lahat ng tao. May takot, diba? Tsaka maganda yung plataforma niya. Nadatnan niyo po ba kung ano nangyari noong martial law? Sa ano noon, may malay na rin ako, nasa 8-9 na yata ako noon. Anong naaalala mo noong panahon na yun? Si Marcos noon, lahat ng mahihirap, suportado sa gatas, sa mga kung ano-anong pagkain, hindi niya pinapabayaan ang mahihirap. Kahit sa liblib na lugar. Pati sa liblib. Tapos, itong ginawa ni Marcos noon, yung tatay, gusto mong ulitin ni Marcos na bata ngayon, ni Marcos Jr.? Hindi naman lahat siguro. Hindi naman lahat na pwede niyang anuhin. Kung ano lang yung kaya niya, yun lang. Anong masasabi mo sa mga tao na sinasabing merong pruweba na nagnakaw at sinungaling siya? Anong sagot mo doon? Yung mga ganyang tao, hindi pa makamubo sa mga nakaraan. Kung nakaraan, kalimutan na. Dapat baguhin na. Kung ano yung kasalukuyan, yun na yung ano yun. Nakaraan na yun eh. Hindi pa ba sila nakamove on? Sige. Dapat move on din pag may time. Oh, hindi pa nakamove on sa ex-culture. Ngayon 2022, sino iboboto mo sa pagkapangulo at bakit? Siyempre, matapang sila ko siya. Maganda yung plataforma na dati yun eh. Noon pa. Bakit?
bakit pinakang kahanga-hanga para sa inyo si Lacson? Siyempre magaling si Lacson at ano, isa pa, militare nga na niyan eh. Ano siya? Hindi katulad di ba niya, pangako lang ang pangako, wala. Ano si Lacson?